And in today's video, guys, I'm going to share to you how to pay your Kaiser insurance plan using online bank transfer. Hello, guys. It's me again, Geraldine, and proud Cheche o katulong dito sa Hong Kong. Chare! And in today's video, guys, I'm going to share to you how to pay your Kaiser insurance plan using online bank transfer. But before that, silipin muna natin ang napakagandang place ng Hong Kong kung nasaan ako ngayon. But before that, again, bago yan, syempre, don't forget to like and subscribe and click on the notification bell para ma-notify kayo every time ako ay mag-upload ng mga bagong video. So, watch out and stay tuned. So let's start. Una natin gagawin ay mag-login tayo sa ating IMG portal. Okay. Login lang. And then kapag nakapasok na tayo sa ating portal, ito ay account ng aking nanay. Pasok tayo sa ating portal at hanapin natin ang ating View OPMS sa Kaiser. Ayan, View OPMS. Click lang natin. And then, maglalagin tayo sa ating Kaiser Online Policy Management. Login tayo dito sa... Ayan, login tayo. And then, kapag nakapag-login na tayo, hahanapin natin ngayon dito yung... Ayan, Pay Bill Now. Pay Bill Now. I-click lang natin ang Pay Bill Now. After... ay ang Pay Online Bank Transfer. Online Bank Transfer. And then, lalabas ito. Make sure lang na tama yung details. Ayan. And then, i-click mo tong Payment Method. Ayan. Bank Deposit or Transfer or Remittance. And then, click Next Step. Ayan. Okay, so now, let's choose the bank na gagamitin natin para magbayad. So, for me, ang gagamitin ko ay ang Union Bank. So, i-click natin ang Union Bank and then click natin yung Select. And after mo maklik yung Select, dito makikita mo yung Payment Instruction. So, wag nyo tong i-close yung ano nito, yung tab na to, wag nyo i-close. Ang pinaka-importante lang dito ay ang account number and yung account name. And then, nakikita nyo itong blue na naka-highlight. Click here to send the proof of payment. So, wag nyo itong isasara. Pupunta naman tayo ngayon sa ating banko. Okay, so wag natin isasara. Punta tayo sa ating bank. Ayan, so, Union Bank. Click ko lang yung Union Bank ko. Open lang natin. Make sure na merong enough amount sa inyong ano, sa inyong account, bank account, para hindi kayo magka-aberya at umulit. Ayan, so wait lang natin yung one time password ng Union Bank na isi-send sa atin. Okay, just wait. So 814026. Okay, so dito naman ngayon sa ating bank account, ang gagawin natin ay send money. Click nyo lang yung send money. Ayan. Pagkatapos, click nyo lang another Union Bank account. And then, balikan nyo yung account number ng Union Bank nito na binigay sa inyo. So, ito yon, account number. Copy nyo lang. Copy. Balik kayo doon sa bank. And then, i-paste nyo dito. And then, enter account name. So, balik ulit tayo. Enter natin yung account name. Copy lang ulit. Copy. And then, balik ulit tayo doon. Ayan, huwag nyo lang i-close para mabilis lang. So, notify the recipient. So, pwede nating lagay na lang muna natin yung ating email dito.
para mas madali. Kung pwede din naman yung email ng IMG. So, ito, pwede na itong wala. Lagyan natin dito ng message to recipient. Kailangan yung lagyan niya ng, for example, yung sa nanay ko, Kaiser, K75, payment, for the month of June. Okay, lagay natin muna yung name niya. Rosario Calamba. Highlight natin. Rosario Calamba. Kaiser K75 payment for the month of June. Okay? And then, press lang natin yung next. Check natin magkano yung amount na kailangan natin i-deposit. 4,412. So, yun yung kailangan natin i-deposit dito. 4,412. Ayan. So, wag na lang natin i-press yung repeat. Next. Ayan. So, eto na yon. Kailangan lang natin ng pindutin tong transfer recipient. Transfer 4,412. I-check lang natin yung details. Pwede natin i-edit yan kung may mali. And then, kung okay na, is i-press lang natin tong transfer. Ayan. So, magsisend ulit sila ng OTP. Ayan, so 971135. And then, ayan, so ito yung kailangan nating, ayan, transfer successful. Ang kailangan natin dito is screenshot natin yan. After natin screenshot, balik ulit tayo doon sa payment instruction. Dito sa click here to send as the proof of payment, pindutin lang natin yan. Ayan, so, lagyan lang natin ng date ngayon. Ano ba ngayon? 17. And then, ang time is 10:46. Okay, so, select file. Files. Ayan, ito yung screenshot. Select lang natin. Ayan, i-check din natin na kung yung screenshot ba na in-screenshot natin, ay yun talaga yung lalabas. Okay, so, kapag okay na, i-submit na natin. Click na natin yung submit. Okay, so pag lumabas na your payment is under verification, it will take a few banking days to confirm your payment. We will email you once your verification is done. So, okay na yan. Okay, so for those people, no, na hindi pa agad-agad makakapag-process ng payment, for example, ngayon yung ginawa, yung sa Kaiser or sa IMG portal nyo, and then, hindi nyo pa agad-agad mapaprocess yung payment. Don't worry kasi, yung payment instruction na yun, is isi-send yun doon sa email nyo. And doon nyo din, doon kayo mag-send ng proof of payment doon sa email na na-receive nyo. Kapag kayo ay nakabayad na. So, wala, ganung process lang din, the same lang. So, I hope guys na nakatulong itong video na to. And I will be uploading more videos soon about payment instructions and payment using other options. Ayan. So, guys, don't forget to like and subscribe and also click on the notification bell para ma-notify kayo every time na ako ay makakapag-upload ng bagong video. So, yun lang muna sa ngayon. Thank you so much for watching.